Magandang araw. Kung gusto mong kumuha ng bagong lisensya, kailangan mo muna kumuha ngayon ng student permit. Isa-isahin natin ang lahat ng dapat mong malaman sa pagkuha ng student permit. Kung bago ka lang dito sa ating channel, pindutin ang subscribe at bell para updated ka sa lahat ng update ng LTO. Una, alamin natin ang qualifications para makakuha ng student permit. Lahat ng Pilipinong 16 years old pataas ay maaaring kumuha ng student permit basta ikaw ay physically at mentally fit at marunong bumasa at sumulat ng Pilipino at English. At dapat wala kang dating traffic violation na hindi pa nababayaran. For foreigners, you must be at least 18 years old and must be in the Philippines for at least 1 month and will be staying for another 6 months. Pangunahing requirements ngayon, kailangan mong kumuha ng 15 hours theoretical driving course sa 5 accredited driving schools. Para sa kompletong listahan ng LTO accredited driving schools, tingnan ang link sa description. Nag-offer din ng libreng theoretical driving course ang LTO-NCR EAST. Tingnan ang link sa description. Diyan ituturo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa batas trapiko at ang iyong mga karapatan. Mayroon din dong exam na kailangan mong ipasa bago ka makakuha ng Certificate of Completion. Ito ang karaniwan na gasto sa pagkuha ng student permit. Una ang TDC na nasa 1,500 hanggang 2,500. Pangalawa, medical certificate na nasa 400 hanggang 500. At pangatlo, student permit fee na nasa 317. Suma total, maghanda ka ng at least 2,500 hanggang 3,000. Paalaalap babala kaibigan, huwag na huwag tatangkilik sa mga nag-aalok ng online assistance at mga fixer dahil malaki ang penalty at pagkakakulong ng mga mauhuli. Kapag may TDC certificate ka na, ito ang dadalhin mo mga requirements sa LTO office. Original at photocopy ng iyong birth certificate na authenticated ng NSO o PSA. Kung ikaw ay female at may asawa na, samahan mo yan ng marriage certificate. Kung ikaw ay 16 or 17 years old lamang, kailangan mo magsama ng notary's consent galing sa iyong parents or guardian. Dapat nakasado na pinapayagan kang kumuha ng student permit. At samahan mo yan ng photocopy ng kanyang government-issued ID. At kung ikaw ay nagtatrabaho na, kailangan mo rin magpasa ng taxpayer's identification number or TIN. At pinakahuling importante requirement, kailangan mo magpasa ng medical certificate galing sa LTO accredited medical clinic. Sa mga lugar na hindi available ang NSO, pinapayagan na rin ngayon ang PSA birth certificate at valid passport. Narito naman ang listahan ng mga government issued ID, SSS card, UMID card, PHealth ID, TIN card, postal ID, voter's ID, PRC ID, senior citizen's ID, OFW ID at OWA ID. Pwede rin ang NCDA ID or Disabled ID, Solo Parent ID, Voter Certification, GSIS E-Card, Seaman's Book, GOCC ID, HDMF ID, DSWD Certification at IBP ID. And if you are a foreigner, you need to submit a photocopy of the part of your passport that indicates your date of entry and your visa with a duration of at least 6 months. At kapag kompleto na lahat ng iyong requirements, pumunta ka na sa LTO office. Siguraduhin naka-proper attire ka, bawal ang naka-sleeveless, sando at chinelas. Gandahan ng iyong forma dahil magpapapicture ka dun. Step 1. Pumunta sa customer service window upang makakuha ng form para sa application for driver's license at number para sa pila. Umupo muna at pila pa ng form para sa application for driver's license. Siguraduhin tama ang lahat ng iyong detalye. Step 2. Antayin tawagin ang iyong numero o pangalan sa evaluator's window. Ibigay ang lahat ng iyong requirements upang ma-check niya kung tama at kompleto ang mga ito. Step 3. Antayin tawagin ang iyong pangalan para sa photo at signature. Sa iyong pagpirma ay kailangan mong basahin ang Driver's Road Safety Pledge. Diyan ay ipapangako mo na ikaw ay magiging disiplinado at responsableng driver at uunahin ang kaligtasan ng lahat habang ikaw ay nagmamaneho sa kalsada. Step 4. Antayin tawagin ang iyong pangalan o ang iyong numero sa cashier window upang bayaran ang iyong student permit. Karaniwang 317 ang binabayaran dito. Step 5.
antayin tawagin ng iyong pangalan para sa releasing ng iyong student permit. At congratulations, ayan na ang iyong student permit. Tanda na ang student permit ay hindi pa lisensya. Hindi ka pa pwede mumaneho sa highway na mag-isa. Kung sakali mahuli ka sa mga checkpoint, sigurado matitiketan at magkaka-records ka. Maaari ka lamang magmaneho sa National Highway kung may kasama kang may lisensya at siya ang nagsisilbing tagapagturo mo. Maaari ka nang mag-apply ng non-professional license pagkalipas ng 31 araw. At pwede ka nang mag-apply ng professional license pagkalipas ng 6 na buwan. Hindi ka pa pwede mag-apply ng professional license kung ikaw ay 16 or 17 years old dahil wala ka pa sa legal age. Ang pangunahing requirements sa pagkuha ng lisensya ay ang PDC o Practical Driving Course. Doon ay ituturo ang lahat ng dapat mong malaman sa pag-ooperate at pag-check ng sasakyan at ang lahat ng technique upang maayos mong mapaandarin yung sasakyan simula sa iyong pag-alis hanggang sa iyong pag-uwi. Totoong marami ka pagdadaanan at mahal ang iyong mga babayaran bago magkaroon ng lisensya. Ang lahat ng iyan ay isang napakagandang investment para sa ating sariling kaligtasan at kaligtasan na rin ng lahat ng ating madadaanan sa kalsada.